ang mabuting balita para sa araw na ito. Maligayang araw ng Sabado sa kaapat na linggo ng Kuwaresma. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang buksan na natin ang puso at isip sa pagpapahayag ng mabuting balita mula kay San Juan, Kabanata 7, Talata 40 hanggang 53. May nagsabi mula sa maraming taong nakarinig sa mga salita ni Jesus. Totoo ngang ito ang propeta. Sinabi naman ang iba. Ito ang Kristo. Ngunit itinanong ng iba. Sa Galilea ba manggagaling ang Kristo? Hindi ba sinabi ng kasulatan na mula sa binhi ni David ang Kristo? Kaya nahati ang mga tao dahil sa kanya. Balak ng ilan sa kanila na dakpin siya, ngunit walang nagbuhat ng kamay sa kanya. Kaya bumalik ang mga bantay ng templo sa mga punong pari at mga pariseo at sinabi ng mga ito sa kanila, bakit hindi niyo siya dala? Sumagot ang mga bantay. Wala pang nangusap na tama, ganito. Tama yun. Kaya sinabi ng mga pariseo sa kanila, nalinlang din pala kayo. May mga pinuno ba o pariseong naniniwala sa kanya? Pero ang mga taong ito na hindi alam ang batas, sila'y isinumpa. Nagsalita ang isa sa kanila, si Nicodemo. Siya ang nagpunta kay Jesus noong una at sinabi niya, hinahatulan ba ng ating batas ang sino man ang hindi muna siya dinidinig upang alamin ang kanyang ginawa? Sumagot sila sa kanya, taga-Galilea ka rin ba? Saliksikin mo nga at tignan na hindi ba bangon mula sa Galilea ang propeta? At umuwi ang bawat isa sa kanila. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Brother Vince ng Society of St. Paul. Ang ating pagninilay ay mula sa panulat ni Brother Sebastian Gadya III ng Society of St. Paul. Noong EDSA People Power 1, marami ang humanga sa ating mga Pilipino nang ating ipinamalas ang pagkakaisa laban sa lider na diktador. Tinawag natin itong Bloodless Revolution dahil hindi gumamit ng kahit anumang uri ng sandata at dahas, kundi tanging dasal, rosaryo at pagkakaisa lang ang ating naging sandata. Sa Ebanghelyo, mapapansin natin ang pagkakahati-hati ng mga opinyon ng mga tao tungkol kay Jesus. May mga taong nakarinig ng salita ni Jesus at sinabi nila, totoo ngang ito ang propeta. Sinasabi naman ng iba, ito ang Kristo. Pero tinatanong ng iba, sa Galilea ba talaga nanggaling itong Kristong ito? Hindi ba't sinabi ng kasulatan na mula sa binhi ni David ang Kristo? Sa panahon ngayon, bakas pa rin ang pagkakawatak-watak, mapasimbahan man o mapalipunan. Mahirap makamit ang pagkakaisa kung may sari-sariling interes na pinanghahawakan. Sa kabilang banda, marami rin ang nagkakaisa pero hindi naman naaayon at nakaugat sa kalooban ng Diyos. Kagaya na lang ng pagsuporta ng iilan sa death penalty o divorce. Marami rin ang nagkakaisa sa pagtawa kapag may naririnig na rape joke o sa mga statements na nakapagbababa ng dignidad ng mga kababaihan. Hindi kailanman naaayon sa kalooban ng Diyos ang mga ganitong pagkakaisa. Ang nais ng Diyos ay ang pag-isahin tayo sa pamamagitan ng Kanyang pagmamahal. Magiging isa lamang tayo kung Siya ang tanging magiging basihan ng bawat desisyon at gawain natin sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, naway magkaisa kaming mga anak mo sa pagsusulong ng kabutihan at kapayapaan para sa iyong kapurihan. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung mayroon kayong mga prayer intentions
reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFW, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, ang pagsunod kay Jesus ay pagtahak sa daan ng krus ng may pagmamahal. Matutunawa tayong pasanin ang ating araw-araw na krus ng may pagmamahal. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Pauline's Radio.